Bayan, ang laking trabaho nito. Diyos ko, ang laki ng butas, oh. Baka kung anong hayop ang pumasok dyan. Anong gagawin natin dito? Hindi problema yan. Manood ka ako. Bahala dyan. Yan. Di, okay na. Ang galing talaga ng tatay. Eh, siyempre, magaling talaga tatay mo, ha? Ay, nako. Ano yung ulam mo? Ah, talong at saka kamatis. Talong? Uy, tingnan nyo, si Genesis, ulam niya, talong at saka kamatis. Ano yan? Bakit ganyan ang baon mo? Bakit kulay? Kasi, taong bundok yan. Taong bundok. Ay, Diray, pasensya na po kayo, ha? Kasi po, wala po akong masakyan. Lakas po kasi ng ulan sa labas, eh. Ano ba yan? Eh, bago mo na, late ka na. Late ka na nga. Kaya pabati mo sa akin. Wala ba dyan, please? Po, please daw. Oo, nagpagalitan mo na. Balik na. Balik! Yan! Sige, pagtimpla mo ako na kami. Yun, oh. Alam mo, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong kumanta. Kasi nakilala ka na ng mga tao bilang sexy actress. Eh, yun ang nakatatak sa isip nila. Pero alam kong may magagawa pa ako bukod doon. Yun ang gusto kong patunayan. Minsan na naming naitampok ang kwento ng kanyang buhay. Isang dalagang nagsumikap upang makaahon sa kahirapan at maabot ang kanyang mga pangarap na maging beauty queen at singer. Subalit sa oras na makamit ang kayamanan at kasikatan, may kalakip ba itong kaligayahan? Bakit sa gitna ng kanyang tagumpay, namuo sa kanya ang kakulangan at kalungkutang magsasadlak sa kanya sa kasalanan? Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang ikalawang yugto sa kwento ng buhay ni Genesis, na minsan nating nakilala sa pangalang Patricia Javier. Jake, maghapon na tayong magkasama. Hindi ka ba inahanap ng asawa mo? Di ba nag-usap na tayo? Kapag magkasama tayong dalawa, tayong dalawa lang. Di ba? Walang ibang pag-uusapan. So, are you happy with me? Of course naman. Mahal mo ba talaga ako? Alam mo, kung wala lang ang asawa, pinakasalan na kita. Hintay lang, pero mangyayari din yan. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, anak? Anong ginagawa ko sa buhay ko, Nay? Ginawa akong kabit ang sarili ko. Ngayon, pati drugs, sinubukan ko na rin. Sinisira akong buhay ko. Pinapabayaan magkaganyan ang buhay mo. Hindi ko alam. Alam ko lang. Gusto kong may magmahal sa akin. Mahal sa akin ng totoo. Natatanggapin lahat ang mga nakaraan ko. Pero Nay, lahat ng lalaking nakilala ko, isa lang tingin nila sa akin, eh.
Para ako isang trophy. Isang gold star. Ipagmamalaki. Ipapakilala sa mga kaibigan. Pero pagmamahal na eh. Wala po akong naramdaman. Wala po na yung mahal sa akin. Darating din yan. Siguro hindi ngayon. Siguro. Siguro hindi dito, pero darating din ang lalaking tatanggapin ang buong pagkatao mo. Darating ang lalaking mamahalin at aalagaan ka habang buhay. Tayo pupunta nito. Jen, sorry pero hindi ako pwede mamaya kasi may dinner. After this, may dinner kami ng anak ko. Shrek, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ibig kong sabihin, itong relasyon natin, saan ba pupunta to? Jen, alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Nahihirapan din naman ako eh. Konting tease na lang. Tsaka pasensya ka na kung maraming tao kailangan magkaibigan lang tayo. Pero di ba alam mo naman mahal kita? Daddy! Anak! You know, Tita Jen? Hi! Hi po! Oh, nakapaglibot ba kayo ni Mang Boy? Opo, Daddy. Someday, I will drive one. Wow! Gusto mo na yung magkakotse, ah. Wait lang. Sige, anong kotse yung gusto mo dito? Ako po yung Ferrari. Patay. Mahal nun. Sige, pagdating mo sa tamang edad, bibilang kita. Basta't bibilang kita ang kotse. Okay? Masyadong mahal yung Ferrari. Ito, ayan, sports car. Gusto mong tingnan? Ito, maganda to. Ayan. Mabilis din yan. Sobrang bilis din. Oh, sige, sumakay ka na. O, oh, yan, o. Oh. Luluma na niya mga litratong yan, ha? Bakit mo tinitignan? Ay, gusto lang po akong balikan, Nay. Ang alin? Nay, may anak si Jake. Kaya kong gumawa ng masama dahil sa pag-ibig at agawin sa kanyang asawa. Pero Nay, hindi ko kayang agawan ng ama ang kanyang anak. Ayokong matulad siya sa aming magkakapatid nung iniwan kami ng tatay. Pero, Nay, mahal ko siya. Anong gagawin ko? Anak, kung ano man ang gagawin mo, siguraduhin mong tamaan. Hindi mo pagsisisihan. Tandaan mo na kung hindi mo alam kung anong gagawin, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, pabayaan mo na ang Diyos ang gagabay sa'yo sa tamang daan. Naging gabay ni Patricia ang kanyang nakaraan
upang magpasya siyang ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Kailan balik mo? Mga 2 buwan ng tour namin doon, Jake. At gusto ko rin gamitin ang mga panahon na yon para makapag-isip-isip para sa ating 2. Anong pag-iisipan mo? Lahat. Jake, alam nating mali ang ginagawa natin. Nagbubulag-bulagan lang tayo. Mali ang sitwasyon natin. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, hindi mali yun. Produkto ako ng broken family, Jake. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mangyayari ito sa akin. Pero Jake, huwag nating isipin ngayon ang sarili natin. Isipin mo ang mga anak mo, ang asawa mo. Anong gusto mo? Pabayaan ko lang ang nararamdaman ko? Gusto ko lang maging ama ka. Jen, mahal kita. Haantayin kita. Pagbalik mo, magkasama na tayo. Kung sakaling mangyaring magkahiwalay kayong mag-asawa, mas gugustuhin ko hindi akong dahilan. Umalis si Patricia patungong San Diego, California upang magtanghal sa isang show. At dito, makikilala niya ang lalaking magpapabago sa kanyang buhay. Sandali lang. I want to introduce you to somebody. Sandali lang, ha? Sandali lang. Single ba yan? No problem, my dear. He's a good catch. Believe me, ha? Robert. Hey, hi. Come on. Jen, I would like to introduce you to Robert Walter. He is a chiropractor. And Robert, this is Jen. She is popularly known as Patricia Javier, and you know that she's an artist, a singer, an actress in the Philippines. Well, hi, Jen. I guess I was right. About what? Yeah, about what, Robert? Well, when you first walked into the room, I thought I saw a star, so I was correct. Jen, it is an honor and a privilege to meet such a beautiful girl like you. Wow. Akala ko sa Pilipinas lang yung maraming magbobola. Dito rin pala. I didn't understand. Can you translate? Oh, okay. She says, thank you for the compliment. Well, I was just telling the truth. Hey, come on, join us. Thanks. Okay, yeah, join us. Robert, thank you for bringing me here. It was nice meeting you. It was nice meeting you too. Do you think maybe I can pick you up for dinner tomorrow night? Well, actually, I mean later. My schedule is full tonight. We have a show, remember? Okay. But I'm free later for breakfast. Okay, so breakfast. I'll be here first thing in the morning. Okay. Okay, good. Bye. Bye-bye. Good night. Good night.
Jen, what do you think about two very different people having a serious relationship? I don't think it doesn't matter as long as they both really love each other. Okay, that's simple but accurate. Actually, you know what? I actually had a Filipino girlfriend before. Really? Yeah. Wow, so what happened? Well, things just didn't work out, but she was very, how do you call this? Malambing. Ah, malambing. You know, Filipina are expert of taking care of their men. And it's in our nature to be malambing and sweet and caring. Are you one of those Filipinas? Probably. So, what can you say about American men? Is there something I can say about them? What? Well, isn't there anything you can? Well, what I like with American men, they are more, you know, their openness. Yeah. And they're more accepting. Especially people with past mm-hmm. and yeah. shortcomings. Hey, I hope you understand my English is so limited. I get it. Is that true? Well, you know, as I said before, as long as you really love the person, nothing really matters. On a first date? You know, you're really gonna regret this. You are. You're gonna regret this. But, listen. I'll let you make it up to me. You can go out with me again. I can't. Because I'm going to other states for a series of shows. But, you know, maybe we can just keep in touch. But okay, listen, Jen. I really want you to know something. I really like you. Okay? And no matter what state you're in or what you're doing, I'll call you. I'll wait for you, okay? I just want to spend time with you. Bagamat inamin ni Patricia na mayroon siyang nobyo sa Pilipinas, hindi nagpaawat si Robert sa pagpapakita ng interes sa magandang dalaga hanggang sa makabalik si Patricia sa Pilipinas. Tagal mo na wala. Pero ang lamig mo. Habang nandun ako sa Amerika, Jake, pinag-isipan ko mabuti ang relasyon natin. Inaamin ko, masaya ako pag magkasama tayo. Pero yung sayang yun, laging may kapalit na lungkot. I'm sorry, Jen. Hindi ko pa kaya ibigay yung gusto mo. Hindi naman ang hinihingi ko, Jake. Ang gusto ko, pakawalan na natin ang isa't isa. Pabayaan mo mo'y magmahal sa akin ang buo. Pabayaan mo magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Jen, malaya ka na. Pero ginagawa ko ito dahil mahal kita. Masakit man, tinapos ni Patricia ang relasyon niya kay Jake. Kasunod nito, patuloy siyang sinuyo ni Robert sa telepono hanggang sa sagutin na rin siya ni Patricia. At sa muling pagbisita ni Patricia sa San Diego, isang malaking sorpresa
ang ibinigay ni Robert. Jen? Yes? Have you ever thought about growing old with me? I still can imagine myself being old. And with you, I never thought about it. Why? Well, because if you ask me, I want to spend the rest of my life with you. That's why. Jen, will you marry me? Halong gulat at galak ang nadama ni Genesis nang yayain siyang magpakasal ni Robert. Bumalik si Genesis ng Pilipinas upang tapusin ang lahat ng obligasyon niya dito. Samantala, naging abala naman si Robert sa pagsasaayos ng kanilang kasal na napagkasunduan nilang ganapin sa Amerika. Subalit sa kasamaang palad, tila nagbabantang humadlang ang kapalaran sa pag-iisang dibdib na ito. Ilan linggo na lang, babalik ka na sa Amerika. Ikakasal na ang anak ko, hindi ka ba excited? Parang kinakabahan po ako na eh. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Nay, parang hindi ako handa. Paano hindi ka handa? Parang hindi ko po kayo kayang iwan eh. Tsaka, hindi ko rin po alam po anong magiging buhay ko doon. Anak, huwag mo na kami isipin. Sobra-sobra na nagawa mo sa amin ang mga kapatid mo. Panahon na para isipin mo naman ang kinabukasan mo, ang kaligayahan mo. Alam mo, sa palagay ko, ang nagtatalo talaga sa isip mo ay kung si Robert nga ang lalaking dapat mong pakisamahan habang buhay. At kaya ka nakakaramdam ng ganyan eh. Dahil hindi mo pasubok ang pagmamahal mo sa kanya. Anak, pabayaan mo ang puso mo at hindi ang isip mo ang magdidikta kung anong dapat mong gawin. Salamat, Nay. It's gonna be a very, very simple ceremony, okay? So just close friends and family. Have I told you yet? What? Okay, this was gonna be a secret, but I'll tell you right now. Do you remember the house that I showed you? Yes. I bought it. Yeah, I bought it for us. It's where we're gonna stay after we get married. We're gonna have our kids there, then our grandkids are gonna come over and visit us. It's gonna be great. Rob, no. What do you mean, no? You like the house, right? Yes, I love the house. But what? I can't marry you. I need more time. It came too fast for me. Let's just cool off for a while. Please, I hope you understand. I hope you understand how much you're hurting me right now. I love you, Jen. I know. I love you too. Sorry. Ibinuhos na lamang ni Patricia ang kanyang atensyon sa trabaho. Pero saan man siya magpunta, hindi niya mapigilang hanap-hanapin si Robert. Chocolates. Okay, I'll buy you everything.
Honey, just buy her some ice cream, that's all. You're spoiling her. I don't think you complain when we go shopping, do you? You're spoiled too. Of course not. I just want her to be like you. What? Like me? Spoiled? Hindi rin nakapagpigil si Patricia dahil na rin sa matinding pangungulila. Nagpa siya rin itong makipagkita kay Robert, ngunit isang masamang balita ang sasalubong sa kanya. Hey, Jen. Hi, Rob. Hi. I'm so glad you came. Why? Hey, I miss you. I miss you so much. Let's do it. Let's do what? Let's push through our plans. No, let's get married, live together, have kids, grow old together. That's what you like, right? No, Jen. I changed my mind. What do you mean? I don't want to get married to you anymore, Jen. Nanatili si Patricia sa Amerika upang suyuin at hintaying magbago ang isip ni Robert. Pero habang tumatagal, tila lalo niyang napatunayan na wala ngang pagmamahal sa kanya si Robert. How can I let you go? Okay, that's good for today. It was always been a pleasure, Jen. Ay, thank you, brother. Salamat. Hey, Jen, mukhang mabigat yung dinadala mo. Ha, hindi naman. Siguro napagod lang ako kanina. At saka, na-homesick na rin kasi ako eh. Medyo malungkot talaga dito sa Amerika. Kaya kailangan matibay ka. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin mamaya? Saan? Basta, sasama natin si Romy tsaka si Melinda. Ibang klaseng party to. Sigurado ako, mag-i-enjoy kayo. Brother, yung akala ko ba sa bar tayo pupunta para namang tahimik dito at tsaka party ba to? Sino ba may sabing sa bar tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Basta, samahan niyo ako. Halika na! Parting sinasabi ko sa'yo, walang alak, walang droga, pero kasama natin siya. Andi ka na. Nandito na tayo, nakakahiya. Let's go. Kalimutan mo muna yung mga problema mo. Try natin. Hayaan mo tulungan kanya. Let's all welcome Sister Jen, Sister Melinda, and Brother Romy! Simula sa tagpong iyon, inialay ni Patricia ang sarili sa kamay ng Panginoon. Dito siya nakaramdam ng kasiyahang noon lamang niya natikman. Gusto ko na pong tapusin ang lahat sa amin ni Robert. Hindi ganun kadali yun eh. Just give him time. For sure, nasaktan din yung tao eh. Naiintindihan ko, Tito Romy. Sa ngayon, gusto ko lang pong sumayang mag-isa. Ayoko na lang pong iasa ang kaligayahan ko sa ibang tao. Gusto ko pong magsimula muli
patahayaan ko na lang po ang Diyos. Ang siya magpasya kung sino po ang para sa akin. Anong gusto mong gawin namin mag-asawa? Tita, pakibalik na lang po ito kay Robert. Yan po yung engagement ring namin. Sabihin niyo na lang po, I'm sorry. Kung yun ang gusto mo. Salamat, Tito. Ikaw na po ang bahala sa akin. Nagpasya si Patricia. Napakawalan na ang puot sa kanyang dibdib na dala ng kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Hanggang sa... What are you doing here? Tito Romy? Tita Melinda? Ano pong ibig sabihin nito? I want another chance. Jen, I want to start over. I let fate decide whether we are meant to be together or not. Do you think it will be worth it? Jen, I think you are worth it. Nang tiniis, napalitan ng pag-asa. Pumayag si Patricia na sumuking buuin muli ang naantala nilang pagsasama ni Robert hanggang sa dumating ang araw ng Pasko. Isang regalong hindi inaasahan ang matatanggap ni Patricia. Okay, what about my gift for you? You have gifts for me. Where is it? Hold on. And I want you to choose. Whichever one you choose will be our future. Together. Jen, will you marry me? Yes. Yes. Kaligayahan ni Patricia nang mabinyagan si Robert sa religious group na kinabibilangan niya. Samantala, ganoon din ang saya ni Patricia nang matuloy na ang pag-iisang dibdib nila ni Robert. At kasunod nito, ang pag-usbong ng isang bagong pamilya. Nako, Patricia! Ang daming naiinggit talaga. Ito ba ay talagang pinlano mo sa buhay mo? Ever since, yun talaga naman ang gusto ko. Magkaroon talaga ng maayos na pamilya. And hindi ko po inakala na ganito yung mangyayari na... More than you ever expected. Aha. Teka muna, magsabi ka totoo. Love at first sight ba? Hindi naman kagad tinamaan. Pero nung time na yun, parang talagang ina-opit ko na rin yung ano. Yung mind ko na gusto ko makakilala ng siseryoso sa akin tao. Matagal ka nang niyayaya magpakasal. Bakit itong last December ka lang niya napauo? Yung reality, biglang sabi ko na ko, kakayanin ko bang tumira sa States? Tapos din yun sa family ko, very close po ako sa family ko. Oo.
Tapos after nun, nung ready na ako, sabi ko, I'm ready now. Oo. Tapos sabi niya, I'm not ready. Oh. So akala mo nun, tapos na, wala na, finish. Oh. Eh, nung time na yun, nag-stay po ako sa States. Wala akong pride nung time na yun. Na... Bakit? Ano sabi mo, wala kang pride? Kasi niligawan ko siya. Ah, ikaw na! Aba, tingnan mo nga naman ikaw. Bakit napag-isip-isipan mo na tanga ka, iniyaya ka na noon, ayaw ka pa. Ika nga nila, in God's time eh. Maybe that was God's time. So, ano nga yung panliligaw ang ginawa mo kay Robert? There was a time na pinadalan ko siya ng flowers every day. Parang ikaw talaga yung lalaki na ano? Opo, pinadala ko siya ng white flowers. Oh. Ano ngayon ang plano ninyong dalawang mag-asawa? How many children? Where will you live? What about your career? Ganyan. Ngayon po, nakatira po kami sa San Diego. Doon po kami nakabiraan ng bahay sa Encinitas. And then, right now, yung practice po kasi niya doon po sa malapit sa La Jolla. Tapos, ako naman po, mag-as po ako ngayon. Oh, ha? And we're very excited dito sa baby nito, the first baby po namin pareho. We are so happy for you, Patricia. And we congratulate you. Thank you so much. Na yung buhay mo ay kumbaga eh, alam mo, naiayos mo, nailagay mo, kung saan mo gusto talaga. No? Bibihira ang nakakatamo ng ganyan, kaya pangalagaan mo. Maraming salamat. Thank you very much. Nina. Okay. Ako po ibibigay po ako sa inyo, CD ko. Thank you. Kaya po ako nandito ngayon para i-promote din po yung CD ko na yan. It's a love song and inspirational song. Thank you very, very At much. At of course, Ninang, thank you po sa lahat ng staff ko ng magpakailanman. Dahil sa pagtitiwala niyo po sa akin na mailahad ko po ulit ang aking istorya. The very first time na meron kaming pangalawang yugto. Talaga. You Malakas are the very first. Sa inyo. Thank you. You are so welcome. Thank you and po. And we wish you all the luck. Especially to the baby. Ang buhay ng tao ay isang mahabang pakikipagsapalaran. Iba't ibang bagay ang pinagdadaanan at samut-saring dagok ang kailangang malampasan. Sa ikalawang yugto ng buhay ni Genesis, nanatili pa rin siyang matatag, puno ng pag-asa at pananalig sa puong may kapal. Kaya naman, gaya ng pagsisikap niyang makaahon sa kahirapan, nalampasan din niya ang mga kabiguang laging kalakip ng isang pusong umiibig. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay